guys, welcome to my channel. Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung paano ko magluto ng napakasimpleng munggo. Kasi, syempre, tayo mga OFW, sabik na sabik tayong kumain ng mga pagkain Pinoy. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng napakasimpleng munggo. So, ito guys yung ginawa ko. Pinapakuluan na natin yung ating munggo. Ayan. So, palalambutin na natin siya. And then, kapag lumambot na yan, so, sa tingin ko, kailangan nating dagdagan ng tubig. So, dadagdagan natin siya ng tubig. So, dadagdagan natin siya ng tubig kasi medyo natuyo na siya. So, pakukuluin natin siya hanggang sa maging malambot. So, pag lumambot na siya, guys, isi-set aside natin kasi ito ang gagawin natin. Inako ng ating mga panggisa. So, ang ingredients ko sa aking munggo, ha, ewan ko lang sa mga ibang munggo lover dyan. So, ako, dahil malakas yung ulan sa labas and hindi ako makalabas, so, hindi na ako makakabili ng malunggay or dahon ng ampalaya para ilalagay sa munggo. Kaya, ang ginawa ko, magluluto na lang ako ng simple. So, chop ako ng garlic, onion, tomato, lalagyan ko ng konting ginger para at least hindi siya madaling mapanis kung sakaling may tira or hindi maubos lahat. And then lalagyan ko siya ng dalawang green pepper, yung nilalagay sa pangsigang tsaka sa, o kaya sa pangpaksiw. So yan ang ingredients ko at syempre hindi mawala yung ating chicharon. So guys, ito yung chicharon. Ito yung chicharon natin. So, lalagyan natin siya ng isang chicharon kasi yung munggo natin, hindi siya, kalahati lang siya nung 1/4. So, 1/8 siya. Kunti lang ilulutuin natin para lang sa good for 3 person, ganon. And then, alam nyo ba guys, kung ano ipapartner ko doon? Siyempre, yung piniritong toyo. Dahil ako, balikbayan ako dito sa Pilipinas, namimiss ko na yung munggo with a fried na toyo. So, ayan guys, yung ating pinapalambot na munggo. So, malambot na siya. So, itatransfer natin siya sa isang lalagyan. And then, igigisa na natin yung ating mga ingredients sa ating panggisa. So, malambot na siya. So, simulan na natin. So, ayan guys, magpapainit tayo ng oil. So, yung ginamit kong panggigisahan, yung ding pinaglutoan ko ng munggo, pinagpakuluan. So, ayan, mainit na yung ating mantikan and then ilalagay na natin yung ating tawang. So, ayan guys, nag-golden brown na, i-add na natin yung ating onion. So, ayan guys, in-add na natin yung ating onion. And then, syempre, para malasa yung ating ginisang munggo, ilalagay na natin yung ating magic syrup. Syempre, hindi mawala yung ating magic syrup. So, ilagay na natin yung ating magic syrup. Ito yung way ko ng pagluluto, ha. Ewan ko lang yung iba. So, ayan. Halu-haluin lang natin. Gisa-gisa. Then, after mag-golden brown ng ating onion, i-add natin yung ating sliced tomato. So, ayan guys, nagkita na natin yung ating onion. So, add natin yung ating tomato. So, tomato. And then, haluin. So, igisa-gisa lang natin yung ating tomato. At kapag malambot na yung ating tomato, i-add natin yung ating pinakulong munggo or yung ating pinalambot na munggo. So, hayaan lang muna natin siya. So, ayan guys, malambot na yung ating tomato. I-add na natin yung ating munggo. So, ayan guys, in-add na natin yung ating munggo. So, pakukuluin lang natin siya. So, yung iba, gusto nila. So, ayan guys, pakuluin na muna natin siya. So, hindi ko na muna siya nilagyan ng asin kasi yung chicharon natin mayroon siyang
medyo salted siya at saka syempre ang partner niya is fried na toyo, kaya mamaya na natin siya lalagyan ng asin. Titikman na muna natin. So, pakuluin na muna natin siya. So, yan guys, kumukulo na siya. And then, in-add ko na rin yung ating dalawang sili. At, i-add na rin natin yung ating chicharon. So, ito yung chicharon natin. So, i-add na rin natin siya. I think hindi ko na siya kailangan lagyan ng asin kasi nilagyan ko siya ng magic syrup. So, tinikman ko naman siya. Medyo salted siyang konti at may lasa na siya. And then yung chicharon natin, salted din. So, I think okay na siya. So, para iwas din tayo sa UTI. And then, yung tuyo natin, syempre, maalat. Kaya, tama lang siya na huwag na natin siyang lagyan ng asin. So, yung mga mahihilig sa maalat, pwede nyo siyang lagyan ng asin. Depende yun sa lasa na gusto nyo. So, ako, ito yung lasa na gusto ko. Kaya, para sa akin, okay na to. So, pakukuluin lang natin siya. Mas okay sana kung meron tong dahon ng ampalaya o dahon ng malunggay, kaya lang malakas kasi yung ulan sa labas, so hindi na ako lumabas para bumili. So pakuluin lang natin siya. So guys, i-check na natin yung ating ginisang munggo. So ayan guys, luto na siya. Ayan. Hindi siya masabaw. So, creamy lang siya. So, ready to eat na ang ating ginisang munggo. So, guys, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa ating channel, ano pang ginagawa nyo, subscribe na. And then, huwag kalimutang i-turn on ang bell button para updated kayo sa aking mga videos. So guys, see you next videos. Thank you. Bye bye.